Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, panibagong araw, panibagong video tayo guys. And for today's video ay i-share ko sa inyo ang aking recipe na ginisang sayote at broccoli with pork belly. Ayan nga guys, sa isang malinis na kawali, tayo naglagay lang ng katamtamang dami ng mantika. At inilagay na natin yung ating bawang. Ayan guys, hayaan lang muna natin siyang maluto. At nga, pagka medyo brown na ay ilagay na natin ang ating sibuyas. Mas mabango guys, pagka nauna ang bawang. Ayan, may natira pa. Ayan, halo-halo earn lang guys. At pagka medyo luto na rin at ilagay na rin ang ating kamatis. Isang perasong kamatis guys ay sakto na para hindi siya umasin yung ating gulay. Hayaan lang natin siyang maluto at halo-halo earn lang. Ayan, mas maganda guys pagka medyo nagkakatas na yung ating kamatis para pag inilagay natin ating pork belly ay maabsorb na yung katas ng kamatis saka ng ibang sangkap para hindi malansa yung ating gulay. Ang karne kasi medyo malansa guys, kaya kailangan natin igisa ng maigi. Ayan guys, hayaan lang muna natin siyang matos kasama ang ating mga sangkap. Huwag muna natin lalagyan ng sabaw guys. Hayaan lang muna natin siyang ma-absorb na yung mga sangkap yan. Lagyan natin ng kunting asin. At syempre, lagyan natin maraming paminta. Nasa inyo guys, kung gaano karami. Basta pinansya ko na lang siya. Marami talaga ako maglagay ng paminta. Pamintang powder guys, pwede namang crack. Kaso ayaw ng mga tao sa bahay ng na lalasahan nila. Nangangata nila yung buong paminta. Kaya nilalagay ko powder. Pero pwede siya crack. Yan guys, hayaan lang muna natin siya dyan maluto. Takpan muna natin para maging maayos yung pagkaluto niya, magsabay-sabay. Eh, makaraang ilang minuto guys, ayan na siya. Kusa siyang nagkaroon ng kunting sabaw. Halo-halo earn lang guys para maging even ang kanyang pagkaluto, sabay-sabay sila dyan. Mahinang apoy lang guys para hindi matusta at huwag kalimutang haluin para hindi masunog. Malasang-malasa guys ang gulay pagkapag nagisa ka ng pangsahog ay itust mo ng maayos, igisa mo, walang lansa, mabango. Naamoy ko na yung amoy ng bawang at saka ng sibuyas. Ayan guys, naglagay lang ako ng konting soy sauce pang dagdag lasa. Tansyahin nyo lang guys kung gaano karaming yung gulay at lagyan ng kalahating tasa ng tubig para maluto yung ating karne, lumambot. Ayan guys, malasang-malasa na siya.
Kaya ko siya ginaganyan, guys, para hindi ko nakuskusin yung mga nakadikit na gulay. Kaya yung aking kawali, gasgas na gasgas na. Favorite ko siyang lutuan, guys, kasi konti lang naman ako magluto. Sakto lang kasi ang laki niya, ang lalaki ng aking mga kawali. Saka ang ganda ng kulay niya, kaya gusto ko siyang nilulutuan. Nag-i-enjoy ako magluto pagka maganda yung aking linulutuan. Ayan, guys, tansyahin nyo lang yung tubig. Naglagay ulit ako ng konti para ang palagay ko kasi hindi siya masyadong lalambot at may gulay pa tayong palalambutin. Huwag yung masyadong marami, guys. Tatabang kasi siya. Hindi na ako maglalagay ng 4 cubes. Ayan, palambutin muna natin siya, guys. Takpan ng maigi. At inilagay ko na nga, guys, ang ating sayote. Di ko na napakita. Hindi pala nakuno yung aking camera. Tapos inilagay ko na rin yung broccoli. Yan, guys, paborito ko ng aking mag-ama. Malasang-malasa talaga ako mag-isa ng gulay. Ang teknik kasi doon, guys, titimplahan nyo na yung karne. Para pag nilagay nyo yung gulay, hindi na siya, hindi na kailangan timplahan ng kung ano-ano at malasa na yung sabaw niya. Na-absorb ng gulay yung lasa ng karne at ng sabaw. Unlike pag kayong tinimplahan mo siya na nandyan na yung mga gulay, umaalat yung gulay, guys. Kaya ako, magtitimpla ako sa pangsahog. Pagkagisa ko ng karne, kung ano man pangsahog ko, malasa na yung sabaw. Titimplahan ko na lang ulit siya kung kulang. Yan, ma-absorb na ng gulay ang ating mga sangkap niya, pati yung sabaw. Magiging malasa yung kanyang kalalabasan. Ayan, guys, takpan natin dyan. Pagkaraan ng ilang minuto, silipin ulit kaya baka ma-overcook ang ating mga gulay sa ilalim tapos sa ibabaw ay hindi pa siya luto. Ayan, feeling expert ang lola nyo. Ayan, guys, sa araw-araw ba namang ginawa ng Diyos, ako ang nagluluto ng mga pagkain namin sa bahay kaya tansyado ko na ang mga ganyan. Halo-haloin, guys, para mag sabay-sabay ang pagkaluto nila para hindi overcook yung iba hilaw. Kaya kailangan talaga binabantayan. Parang yung puso nyo, lagi nyong babantayan para hindi masaktan. Charot! Ganyan lang, guys. At hain natin ng medyo mainit-init pa, katulad ng pagmamahal nyo sa inyong pamilya, mainit. Ayan, guys, may hugot pa yan, ha. Thank you for watching. Maraming salamat. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood sa aking bago na namang shinare na recipe, guys. Napakasimple lang niya. Kung nanay ka, madiskarte ka, makakagawa ka ng mga recipe na masarap at masustansya. Hanggang sa muli, mga kaibigan, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat!